Edukasyon sa pagpapakatao 8, ika-4 na markahan. Magandang araw mga minamahal kong mag-aaral. Handa ka na ba? Halika at matuto sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Welcome sa ating online learning sa ika-4 na markahan, ika-6 na linggo. Sa araw na ito ay may bago na naman tayong talakayan. Ngunit, bago iyan, atin munang balikan ng pahapyaw ang nakaraang tinalakay noong nakaraang linggo. Para sa ating pagbabalik-aral, ang itinalakay natin noong nakaraang linggo ay ang isyu sa kawalan ng paggalang sa sexualidad at dignidad. May bago na naman tayong talakayan at ito ang paggamit sa kapwa, ang kalinisang puri, at ang pagmamahal at ang pagmamahal ay makapagbuklod. Sa linggong ito, ikaw ay inaasahang una, natatalakay ang tamang kilos bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bukasyon na magmahal. Pangalawa, mapahalagahan ang tamang kilos bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bukasyon na magmahal. Pangatlo, na isasagawa ang tamang kilos bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bukasyon na magmahal. Para sa ating aralin, sa mga nagdaang aralin ay nakilala mo na ang tao ay may kilos loob. Ang kilos loob ay may kalayaan, kaya nga kailanman walang ibang taong maaaring magpasya para sa iyo. Ang tunay na pagmamahal ay malaya at nagpapahalaga sa kalayaan ng minamahal. At dahil nga may malayang kilos loob ka, walang nakapagdidikta sa iyo kung sino ang mamahalin mo. Gayun din naman, hindi mo madidiktahan ang sino man na mahalin ka. Hindi ba masakit na para lamang makuha ang pagmamahal mo ay linlangin ka ng taong itinuturing na kaibigan? Tulad halimbawa ng kaibigang nagpapanggap o nagsisinungaling na magkatulad kayo ng interes sa sports, gayong nababagot pala siya rito dahil lang sa pagnanais na makuha ang simpatya mo. Kung tunay kang mahal, ipakikita niya ang tunay niyang pagkatao at bibigyan ka ng pagkakataong magpasya kung mahalin mo siya sa kung ano ang tunay na siya at dapat gayon ka din na naman sa iyong kaibigan. Tinanong ng isang lalaki ang kanyang asawa kung bakit siya mahal nito. Nagbigay ng 3 dahilan ang babae. Tinanong naman ng babae ang lalaki at sinabi nitong, "Ikaw ang dahilan ng aking pagmamahal. Mahal kita dahil ikay ikaw." Ang tamis pakinggan, di ba? Ang pagmamahal ay pagmamahal sa buong pagkatao ng kapwa. Hindi ang pagmamahal sa ilang bahagi niya lamang dahil may ilang bagay kang naibigan sa kanya. Kung paglalaruan natin ang damdamin ng kapwa, ay tinuturing mo siyang isang bagay at hindi tao. Ginagamit mo lamang siyang pampuno sa pangangailangan mo na magkaroon ng kasama upang hindi maiwang mag-isa. Tandaan mong ang Diyos na binigyan ka ng layan na piliin kung siya'y mahalin mo o hindi. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa isang pagpapasyang magmahal. Ang mga paghangang nararamdaman mo ay maaaring ngang mauwi sa pagmamahal kung kapwa kayo malayang magpapasya na pagsikapang mahalin ang isa't isa. May mga mahalagang elementong sinaalang-alang ang tunay na pagmamahal. Una, tinitingnan mo ang minamahal bilang kapares at kapantay. Pangalawa, iginagalang ninyo ang kapwa ang dignidad at kalayaan ng bawat isa. Hindi kanya dapat piliting gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. At gayon din naman, hindi mo siya dapat paggawin ng bagay na alam mong hindi niya gustong gawin.
Dapat na mahalaga sa iyo ang kanyang ikabubuti. At gayon din naman ang ikabubuti mo ay mahalaga sa kanya. Kaya nga, hindi dapat na mapabayaan ang iyong pag-aaral. Pagdating ng tamang panahon, ang nagpasya ka na bumuo ng sarili mong pamilya, katuwang ang iyong minamahal. Dapat din na handa ka kayo para sa magiging responsibilidad dito. Kung nakasasama sa iyo o sa iyong kaibigan ang isang ugnayan, hindi ito tunay na pagmamahal. Ang kalinisang puri at pagmamahal. Naalala ko nang una nakipag-date ang isa kong pamangkin na nasa tulad mo ring yugto. Bago siya umalis, kinausap ng kanyang ama ang kanyang kaibigan upang ibigay ang kanyang mga kondisyon. Isa itong mahabang listahan ng mga hindi maaaring gawin ng lalaki sa isa aking pamangkin. Bagamat, alam niyang pinangangalagaan lamang siya ng kanyang ama. Hindi nito maiwasan ang magdamdam dahil tila nalimot ng kanyang ama na siya'y may sariling pag-iisip. Ito rin marahil ang pananaw ng marami sa kalinisang puri. Isang mahabang listahan ng mga hindi dapat gawin. Ngunit ang totoo, ang kalinisang puri ay isang pagkilos. Ito ay pag-oo at hindi pag-hindi. Ito ang pag-oo sa pagkatao ng tao. Kung tinitingnan natin ang tao bilang tao, hindi na kailangan ang mahabang listahan ng hindi na ito. Ang bertod na ito ay tumitiyak na kailanman hindi titingnan ang minamahal bilang isang bagay. Sa mga mag-aasawa, na sa ganitong pananaw managsimula, malaya at may buong pagtitiwala ang pagbibigay ng sarili sa isa't isa. Sapagkat ang pagtatalik ay hindi bunga lamang ng sexual na pagnanasa, kundi ang pagbibigay ng buong pagkatao. Kung ang pagtatalik nilang ito ay bunsod lamang ng sexual na pagnanasa, ginagamit lamang nila kapwa ang isa't isa upang pagbigyan ang tawag ng laman. Hindi nagiging tagumpay ang pagsasama sa kasiyahan ng katawan ng kabatay dahil hindi nito pinahalagahan ang pagkatao ng tao. Hindi nga ba sa paniligaw ay madalas sabihin ng mga lalaki sa kanilang nililigawan at sa pamilya nito ay, malinis po ang hangarin ko sa kanya. Ibig sabihin, hindi katawan lamang niya ang habol ng lalaki, kundi ang buong pagkatao ng kanyang nililigawan. Ang iba naman ang sinasabi, kung nasa husto ng gulang, handa ko po siyang pakasalan. Sabi nga ng banal na Papa Juan Pablo II, ang taong may kalinisang puri lamang ang may kakayahang magmahal ng tunay. Ang pagmamahal ay mapagbuklod. Ang pagmamahal dahil malaya ay dapat kapwa na sa mga taong nagmamahalan. Hindi maaaring isa lamang sa kanila ang nagmamahal. Hindi magkaiba o hiwalay ang pagmamahal ng bawat isa sa isa't isa. Ang pagmamahal ay nagbubuklod sa dalawang taong nagmamahalan. Sa makatuwid, iisang pagmamahal lang ito na sinasaluhan ng mga nagmamahalan. Hindi ito basta pagsusukli lamang sa pagmamahal sa atin, kundi pakikibahagi sa iisang karanasan. Sabi nga ninyo sa wikang Ingles, the feeling is mutual, o in you. Pero mas angkop siguro ang the feeling is shared. Ang tunay na pagmamahal ay ang lubos na paghahandog ng buong pagkatao sa minamahal. Ang pinakamahalagang palatandaan ng paghahandog nito ay ang pagpapakasal. Ipagkakaloob mo ang iyong kalayaan at itatali mo ang iyong sarili sa minamahal habang buhay. Mangako kayong magmamahalan sa hirap at sa ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa kamatayan. Iyon na siya at ikay kanya. Mabaho man ang hininga, malakas man maghilik, malakas kumain, maging sino man siya habang buhay. Magagawa mo lamang ito kung ganap ng iyong pagkatao, ang pagkalalaki o pagkababae. Kung sa wakas ikaw ay handa na at nakatagpo ng kabiyak, magiging responsibilidad ninyo kapwa ang isa't isa. At ito'y malugod ninyong tatanggapin dahil sa pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. Ngunit, sa yugtong ito ng buhay mo, hilaw pa at hindi ka paganap na sa pagkalalaki at babae. Sa katunayan, sa ngayon, kulang ka pa sa kakayahan na pangangalagaan ng iyong sarili. Sa ngayon, responsibilidad ka pa ng iyong mga magulang. Karapatan mo ang makinabang ng pagkatuto
sa mga naging karanasan nila sa pagmamahal, kaya't hindi dapat mahiya o matakot na sumangguni sa kanila. Kaya nga pang PG-13 ka pa sa panonood ng sine at telebisyon. Kailangan mo pa ang gabay at matubay ng iyong mga magulang. Ako'y nagpasasalamat sa iyong pakikinig at pagsusubaybay. Ako ang inyong guro, si Binibining Geneva Kemko Puyod. Para sa inyong mga pagsasanay o gawain at pasulit, pumunta lamang sa www.lcms.gaitf.com.